Kumusta? Welcome sa isa na namang video ng Buhay Kaalaman. At sa videong ito, ating pag-uusapan kung gaano nga ba kayaman ang Samsung. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell at piliin ang all para updated ka sa isa na namang kaalaman video. Alam nyo ba kung sino ang gumawa ng pinakamataas na building sa mundo? Ang Burj Khalifa sa Dubai o ang Petronas Twin Towers, ang dalawang iconic buildings ng Malaysia? Well, ang sagot dyan ay ang Samsung. Di ka panipaniwala, di ba? Noong 1938, kata-recover lang ng Western nation sa isang financial crisis. At ang pangalawang World War ay halos magsisimula na. Hindi talaga maganda para sa kanila ang taong ito. Pero ito din ang taon ng pagsilang ng isang henyo na si Lee Byung-chul, ang founder ng Samsung. Ang Samsung noon ay maliit na trading company lamang. At meron silang maliit na tindahan na nagbebenta ng groceries at mayroong 40 empleyado lamang. Nagbebenta sila dito ng noodles at asukal hanggang sa lumaki na nga ito at pumasok na sa insurance, securities at retail noong 1950. Pero noong 1960, sinubukan na din ng Samsung ang electronics. Ang kauna-unahang produkto nila bilang isang electronics company ay ang isang 12 inches black and white TV na nagawa noong 1970. 1983, nakaproduce na din sila ng kanilang unang computer at pinaniniwalaan na napaka-advanced na ng computer na ito kumpara sa Windows. Pagdating ng 1990s, sobrang laki na nga ng Samsung at kilalang kilala na ito sa iba't ibang industriya sa mundo. At ngayon, karamihan na nga sa atin ay gumagamit na ng Samsung devices sa ating trabaho, eskwela, at araw-araw na gawain, television, computer, smartwatch, camera, kahit na refrigerator, at syempre, smartphones. Siguro nga ang iba sa inyo ay nanonood sa videong ito sa kanyang Samsung phone. Sobrang nakakabilib talaga ito para sa isang kumpanya. Gaano nga ba talaga kalaki at kayaman ang Samsung? Ano-ano nga ba ang ginagawa at produkto ng kumpanyang ito? Ika nga, Samsung is much bigger than you think. Simula noong 1993, alam nyo bang ang Samsung ang pinakamalaking producer ng memory chip sa buong mundo? At ang original na iPhone ay pinapaandar ng isang Samsung chip. Hanggang sa naging isang pinakamalaking smartphone manufacturer na nga sila sa buong mundo noong 2011. Alam nyo ba sa Korean language ang ibig sabihin ng Samsung ay 3 stars? At ang mga stars na inilagay noon sa logo ng Samsung ay nagsisimbolo kung gaano kalaki ang kumpanya. Ang bagong logo naman nito ay nagpapahiwatig ng open-mindedness. At mangyari, noong 2006 ang Samsung na rin ang naging pinakamalaking kumpanya ng telebisyon sa buong mundo. Marami silang napoproduce na LCD at dinodomina din nila ang AMOLED display market. Ang isang AMOLED display ay isang advanced LED display na hindi na nangangailangan ng backlight. Bakit nga ba ganito ka-advance ang Samsung? Dahil yan sa pagbibigay nila ng importansya sa research and development, kaya sobrang advance nila. Noong 2014 lamang, gumastos ito ng $14 billion para lamang sa research. Alam nyo bang ang S sa Samsung Galaxy logo ay short sa super smart? Noong 2018, ang Samsung ay may 309,630 na empleyado. Sobrang rami na niyan kumpara sa giganteng kumpanya ng Apple, Google at Microsoft.
alam nyo din bang nag-invest din sila ng $2 million sa clothing brand na FUBU noong 1995? At $1 billion company na ngayon ang FUBU. Noong 2018, umabot ang kabuuang kita nila sa $208.5 billion ng Samsung. Samantalang ang Alphabet na pagmamay-ari ng Google ay umabot lamang sa halagang $136,809 billion. Dahil dyan, 17% ng GDP ng South Korea ay Samsung. Paano nga ba nila na-produce ang ganoong karaming pera? Well, ganito yan. Ang Samsung ay binubuo ng 80 iba't ibang businesses at affiliates. Commercially at legally, ito ay independent, pero isa lang ang kanilang filosofiya. Ito ang iilan sa kanila. Sa engineering at construction, Samsung Engineering and Construction, Samsung Trading and Investment, at Samsung Heavy Industries. Para naman sa electronics, Samsung Electromechanics, Techwin para sa military, Samsung Mobile Display, at Samsung Imaging. Kasama ng relo, ang Samsung din ay gumagawa ng sasakyan. Halos lahat na ata ng industriya ay napasok na ng Samsung. Gumagawa din sila ng intelligent guard robot at iba pang weapons technology. Naka-invento din sila ng K9 Thunder, isang full-fledged army tank para pandigma ng military. At meron pa, gumagawa din sila ng jet engines. Isa din sila sa gumagawa ng mga higante at naglalakihang barko. Sila din ang nagpapatakbo at ang mamay-ari ng pinakamalaking theme park sa Korea. Napakalaki na talaga ng Samsung at nakaya niyang gumawa ng ganito kalaki sa kanyang sariling syudad. Huwag din nating kalimutan ang kanilang venture sa virtual reality, ang Samsung Gear VR, ang kauna-unahang mobile phone-powered VR system sa mundo. Kaya alam mo na, next time na marinig mo ang Samsung, hindi lang ito isang smartphone o TV, kundi halos lahat na ng produkto. Ang maganda sa Samsung ay kahit na sinusubukan ito ang lahat, patuloy ito sa pag-i-improve. May mataas na quality standards at subok na sa pagiging successful sa iba't ibang larangan. Kumbaga, you can never go wrong with Samsung. Sobrang nakakabilib talaga kung babalikan mo ito noong una na nagsisimula pa lang ito bilang isang maliit na tindahan ng noodles at asukal. O ano, mga idol, paboritong brand mo ba ang Samsung? Post your comments below. Muli, kung bago ka pa lang sa aking channel, ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell para updated ka sa isa na namang kalaman video ng Boy Kalaman. Maraming salamat!